Sinimulan na ring sitahin ang mga TNVS na nagsasakay ng mga hindi bakunadong pasahero. Para sa update live na magbabalita, si Mon Gualvez mula sa Pasay. Mon, kumusta? Marami na bang nasitang TNVS driver dyan? Yes, Cheryl, sa buong umaga, hindi bababa na sa 10 mga pribadong sasakyan na bumabiyahe bilang TNVS nga gaya nitong mga Grab. Ilan lang sila sa mga pinara na rin ng miyembro nga ng IA kaugnay sa pinapatupad pa rin no vaccine, no ride policy ng pamahalaan. Isa-isang chinek ang vaccination card ng mga chuper maging ng mga pasahero nito. At ang sinasabi naman dito ng IAC, kabilang daw kasi talaga itong TNVS sa mga itinuturing ang pampublikong sasakyan at yung sinisiguro nila dito ay talagang mailayo yung publiko sa virus or bantangan nitong Omicron variant na talagang naglipa na nga dito sa ating bansa. At ang sinisiguro lang naman talaga nila dapat yung mga bumabiyahing mga pasahero kasama nga yung mga chuper manatiling ligtas at bakunado. Cheryl. So paano nila nalalaman yung mga otoridad na TNVS nga yung isang pribadong sasakyan? Kasi wala naman yung mga sticker kung Grab yan, hindi ba? Tama, Cheryl, wala silang mga vehicle markings, no? Kumpara sa mga ibang pampublikong sasakyan gaya ng mga taxi. Pero isa yan sa talaga tinanong din natin sa pinuno nga nitong IAC SOU dito sa lugar kung saan nag-ooperate nga sila ng no vax, no ride policy. Ang sinasabi nila, meron naman daw maliit na sticker itong mga vehicles or TNVS gaya nung sa Grab sa may windshield. At isa sa pinaka nagbibigay talaga sila ng palatandaan ay yung mga plastic na nasa loob nitong mga private vehicles na nagsisilbing divider or barrier or partition nga sa loob ng kani-kanila sasakyan that serves as parang marka na sila yung mga Grab drivers or mga TNVS. At yun daw, yun yung tinitsine-check talaga nila, malayo pa lamang at sa kanila haharangin itong mga naturang sasakyan. Pagpapaliwanag ng IAC, hindi naman nila sinisita o hinaharang at pinapara ang lahat ng mga pribadong sasakyan sa ginagawa nilang paninita dito sa mga TNVS, Cheryl. Mm-hmm. Marami pa rin bang nasitang mga jeepney at bus driver, Mon? At tinikitan din daw ba sila? Yes, Cheryl, nako. Pero kumpara ng mga nakaraang araw na talagang mas marami di hamak yung mga pasaherong nasisita na hindi pa bakunado o walang dalang vaccination card, ngayong umaga halos talagang puro driver ang mga nasita. Dawang driver ng jeepney at UV Express ang nabuking o nabisto na walang dalang vaccination card. Ang dahilan naman ng mga chuper, nakalimutan nila yung kanilang mga vaccination card. Although, bakunado naman na daw sila. Yun nga lang, hindi lumusot sa mga miyembro ng IAC at ng LTFRB yung kanilang dahilan na naiwan nga yung kanilang vaccination card. Kasi ang sinasabi nila, dapat bit-bit nila yan at magsilbi silang ehemplo. May isang chuper, Cheryl, na pumalag at sinasabi na kung may exemption nga daw dahil nga pinaliwanag naman daw ng Department of Labor and Employment na exempted ang mga workers, no? Yes. At essential yung pagpasok sa trabaho. Ang sinasabi ng naturang chuper, trabaho din naman daw nila itong paghahanap buhay bilang mga driver nga, no, ng mga pampublikong sasakyan. Pero hindi pa rin yan pinagbigyan ng IAC dahil ang sinasabi nga nila, mas dapat responsable ang mga chuper na dapat sumusunod talaga sa no vaccine, no ride policy. At kung wala naman silang mapakitang vaccination card at kung sakaling hindi pa sila bakunado, dapat meron silang medical certificate. Ang dahilan, kasi daw, itong mga chuper, iba't ibang pasaherong sinasakay, kaya dapat mas nag-iingat sila din at the same time. Cheryl. Okay, pero klaro na ba, Mon? Kasi di ba nung mga unang araw, nagkalituhan, maging yung mga pasahero, hindi nila alam yung mga exemption. Ngayon ba mas klaro na dun sa mga pasahero at dun sa mga nanghuhuli? May ilan pa rin, Cheryl, na nalilito kasi yung isa pinababa ng pampublikong sasakyan na pasahero ito, ha, at ang sinasabi niya magpapabakuna pa lamang kasi siya. At nung hiningan naman siya ng pruweba na siya nga ay magpapabakuna, meron siyang text message, agad din siyang pinabalik dun sa pampublikong sasakyan at talaga namang inasis pa ng IAC. Ang sinasabi naman ng mga miyembro nga ng law enforcement agencies na nag-handle nga nitong no vaccine, no ride policy, ang kailangan lang naman daw talaga nila, yung pruweba, kung sakaling hindi pa nga daw kayo bakunado, para nga palusutin, ano ho ba yung mga pruweba na yan? Yung medical certificate, kung kayo po ay may mga health conditions, at kung sakaling barangay certificate,
kung kailangan nyo po talaga lumabas ng bahay para bumili ng mga essential goods gaya ng gamot at saka pagkain. At the same time, yung papasok ng trabaho, no, ID lang po, okay na yon. At yung mismong magpaliwanag lamang daw or mag-explain, kasi ang sinasabi ng IAC, may ilang pasahero na nag-overreact kaagad, bagamat tinatanong lang naman nila kung nasaan yung vaccination card o kung sila ba ay bakunado o hindi. And so far, tinanong din natin itong IAC kung, sir, aware na ba talaga lahat po ng mga tauhan din ninyo in terms of kung ano yung mga exemptions at kung sino ba yung mga pwede at hindi pwede pa rin talagang pabiyahihin dito nga sa no vax, no ride. And they assured us, oo, na brief naman na nila itong mga tauhan nila in terms of kung sino mga dapat papayagan at hindi pwedeng bumiyahe kaugnay nitong naturang patakaran. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.